Good day mga kaamag, update lang po tayo doon sa mga ginawa natin noon na spawn. Ito po yung mga itrin ng spur natin, no? Mga iba-ibang klase ng binhi ng kabute. So, may culture media at meron din sorghum, no? So, meron din tayong direct culture, meron tayong PDA. So, unahin ko muna ito mga kaamag, yung update natin noong nag-transfer tayo ng yung kabuting saging muna. So, ito yung bulba, no? F0. Kita nyo ba? F0. Ayan po, F0. So, gumawa tayo, nag-transfer tayo sa culture media. So, gumawa tayo ng F1. Okay? F1. So, ito na po yon yung ginawa natin. No, nag-transfer tayo noong 9-3. 9-3 pala ito. So, ngayon, ito yung batch niya. So, ang ginawa natin ay itong F1 na ito ay nag-transfer tayo sa sorghum. Okay? So, ipapakita ko lang. Ito yung, kung makikita nyo, ito na yung i-transfer natin galing dito, no? Sa F1. So, ito na po yung resulta ng kabuteng saging, no? Binhi ng kabuteng saging. Dito po natin, ito po yung nilagay nating spawn. Ito. Yung F1 na galing dito. So, marami po ito, no? Update ko lang. So, mapapansin nyo, may mga mahina yung amag niya. Okay? Pero visible, oh, makikita nyo naman. So, bumaba po from here, no? Ito yung nilagay natin. Ayan. Nag-amag, no? Bumaba. So, ni-ramify niya. Parang ganito. So, kung mapapansin nyo, meron pang hindi na ramify. So, yung amag pababa. So, makikita mo po ninyo yung binhi ng kabuteng saging o yung amag niya ay parang sapot. Ayan. Yun. Parang sapot. Okay? Ayan. So, ito po yung ginawa natin noong 16. Okay? So, almost 1, 2, 3, so, 24 na tayo ngayon. So, 8 days. Okay. So, mapapansin nyo. Ayan. So, visible naman po, ano? Yung amag. Mapapansin nyo. So, pababa pa yung amag. Okay? Pababa yung amag. Ayan din, ha? So, lahat po ito kabuteng saging. Kasi gusto nating i-share itong binhi ng kabuteng saging lalo na kapag nakagawa tayo ng maraming planting spawn. So ulitin ko mga kaamag, ito na yung ginawa nating F1. Okay? So meron tayong 6, no? 6 na bote. Kung makikita nyo. So hindi pa sila matured, no? Kasi nung 16 lang natin ito transfer. So, hindi pa yan mature. Dapat 18 days to 21 days saka natin pwede ilagay sa planting spawn. Ayun yung pantanim ng kabuteng saging. So, meron din tayong transfer na PDA. Ano po? So, makikita nyo. PDA. Okay? Ayan. So, ginawa naman natin noong 15. So dito galing, no? Yung F0, okay? F1. Okay? Ito rin F1 din to kasi nagsimula siya o nagmula yung spawn dito sa mother culture. Ito. So, ito yung isang batch na ginawa natin nung
September 15. So kung makikita nyo yung gapang ng amag, ano? So magkaiba po yung mycelium ng kabuteng saging kasi parang sapot na, parang sapot. So ito yung kabats niya, no? So mayroong konting problema ito. Okay? So mapapansin niyo iba yung amag, no? Iba. So may contaminants, okay? Yan. So dito, obserbahan natin to pero iba yung tumubo doon sa kabila, no? Hindi siya sapot. Although may sapot, pero itong area na to iba yung gumapang, no? So itabi natin to, wag na natin ihalo doon sa mga good, okay? Ito naman, no? Mapapansin niyo bakit dalawa, no? Yung pinanggalingan ng amag. Okay? Mapapansin niyo. Tuloy po, noong maglagay tayo ng F0, dito natin inilagay sa gitna, no? Gitna. Ang nangyari nung itayo natin yung bote, doon bumaba yung ano, yung nilagay nating spawn. Pero magtataka kayo, bakit meron doon tumubo? Kasi po, nadaanan siya doon. Kumbaga, may spores na siya doon before siya malaglag dito. Okay? So magtataka kayo, good po yan, ha? Good yan, good. Kasi originally, dapat dito yan, center yan eh. Yun nandito. Eh, bumagsak po dito. Kaya, dalawa yung tinubuan ng amag. Okay? So marami pong batch tayo ng F1, no, ng kabuteng saging. Puro culture media. Ang culture media natin ay puro PDA. Okay? So ito marami. Okay? Madami po tayong ginawang kabuteng saging kasi yun nga ang sabi ko. Pwede nating ipamigay ito kung sino man ang gusto diyan ng mga growers na kailangan ng kabuteng saging. So meron tayong F1. Okay? Pinamimigay ko ito sa mga ibang growers kung kailangan nila ng kabuteng saging. Okay? So ito po, no? So 2 2 4 6 8 10. Sa 10 po na bote ng PDA na i-transfer natin, so 90% tayo, meron tayong isang medyo hindi maganda yung gapang ng amag. So kung i-compare natin, magkaiba na po sila. Yan, magkaiba. Okay? Kung mapapansin nyo, ito, iba yung amag. No? Yun. Contamination na sa baba. So ito yung si kabuteng saging na amag. So 10, isa yung hindi lumusot, so 90%. Okay? Kasi po sa pagkukulture ng binhi ng mga kabute, minsan talagang walang lulusot. Kasi part ng ano yon ng pagkukulture kasi or sa research and development, mayroon talagang failures, okay? So, ito po yung pinakita ko ngayon ay kabuteng saging, ano? So, from F0. So, ito, F0 ito, napakalagaho ito kasi makikita nyo, ang ginamit natin, no, almost kalahati lang, no? Na spawn, ay nakagawa ng 10 F1 at nakagawa rin tayo ng ilan tong ginawa natin? 7 I think na F2. Okay. Actually F2. Ah, hindi lang pala 10 kasi meron pa tayong F1, so 3. Subali 13 na yung
13 na bote yung nagawa natin dito, no? Na F1. So merong hindi lumusot na isa. So meron tayong stock na 12. Okay, inuulit ko kung sino yung nangangailangan ng mga kapwa ko growers ng kabuteng saging. So meron tayong available na po. Ito ay sinishare ko rin, no? Para doon sa nangangailangan. Kasi yun po yung ating advokasya na palaganapin itong pagkukulture ng kabuteng saging. So, isusunod ko naman po yung ginawa naman natin na gray oyster. Okay? So, ito po ito yung ginawa natin na kabuteng saging. Okay? So, isusunod ko naman po na i-update yung ginawa natin na binhinang gray oyster. Okay? So, halo-halo muna natin. Okay. So, ito naman po mga kaamag, yung ginawa nating F1. Okay? F1 na gray oyster. Okay? F1. So, sa grains natin inilagay. So, meron tayong ginawang 6, kung mapapansin nyo. Ayan. So, ginawa natin ito noong 16. Okay? So, kung makikita nyo, kung gano'ng kabigoros si gray oyster, ito po yung nilagay nating binhe. No? Mula rito sa F0, kung mapapansin nyo. F0. Ayan po. So, yung GO, gray oyster. Dito po galing yan. No? Dito tayo kumuha ng binhe. Okay? So, update ko kayo. Ito po yung gapang ng maysilya ni gray oyster. So, bigurus siya. Napakaganda. Kung makikita nyo. Ayan. Ayan. Okay? So, sa ginawa nating 6, so, lahat po lumusot. Ano? Masasabi kong lumusot na kasi malapit na marami pa yung grains. So, ito yung kainaman na pag nag-subculture ka ay sorghum ang gagamitin. Okay. Ito na po. Oh. So, ito po yung ginawa natin noong 16. No? Nag-transfer tayo ng 16. So, ito na yung itatanim natin doon sa fruiting bag. Or pwede nating i-subculture ulit to. Gagawa tayo ng ito, itatransfer natin ulit sa grains, gagawa tayo ng F2. Okay? So, napakahalaga rin ho ito kasi itong isang bote na ito ay pwede pa tayong magparami ng around 30 to 40 na bote na ganitong binhe na pantanim. So, from F0, so isa, sabi ko nga po, mahalaga yung F0. Itransfer natin dito, naging F1. Okay? Pwede pa natin ito i-subculture, magiging F2. At yung F2, yun ang itatanim natin sa fruiting bags. Okay? So, meron tayong 6. Ngayon, kung makagawa tayo ng 40 per bottle, so magiging 240 po ito, no? 240 na bottles. Ngayon, kung ibenta natin ng 100, 240. So, compute nyo na lang kung magkano. Okay. So, 240 times 124,000. Tama? Tama po ba? Dito lang po yan ang galing kung makikita nyo. So, kung may transfer nga natin to, makagawa tayo ng 40 per na F2 sa per bottle ng F1, meron tayong 240 bottles, i-multiply mo sa 100, meron kang 24,000. Okay? So, ganun ang bentahan ng binhi ng kabute. Okay? So, ito naman yung ginawa natin noong sinabay natin na F1 noong 9:15. Okay? So, mapapansin nyo,
I-adjust ko lang to. Okay. Ito po ang magkasabay sila. So tayo naman po nag-transfer, okay, galing dito sa F0, nag-transfer tayo sa culture media na PDA. Ano po? Yung potato dextrose agar. Ano to? So magkaiba po ha. Kung mapapansin nyo, pareho silang F1. Okay? Ito naman po ay F1 din. No? Dito yung nanggaling. Sa F0. F0. Okay? So bakit magkaiba yung pinag-transferan ko? Okay? Wala pong problema, ano po. Kasi ito po, pwede mo itong ilagay sa rep hanggang 6 months, no? Ito po kasi, pag sa grain is pawn, hindi po magtatagal ng 6 months to sa ref. Magtutubig po ito, magtutubig. Okay? Mabubulok po ito, yung grains. No? Sa aking experience po ha. So kung gusto nating i-preserve ng matagal yung binhe o yung spawn, mag-transfer tayo sa PDA. Okay? Etong PDA na to, pwede nating ilipat ulit sa PDA, magiging F2 na. So, pag ilipat mo sa grain, F3 na. Ito naman, pwede rin naman natin i-transfer sa F2, sa grains, magiging F2. So, pareho lang po. Ang pagkakaiba lang ay yung sa preservation o itatagal noong binhe. So, PDA, tatagal ma-store sa ref. Yung sa grains, nabubulok po kasi. Hindi siya abuti ng 6 months. Okay? So, ito po yung update natin. Kabuting saging pala ito. Update natin. Okay. So, meron tayong ginawang 2, 4, 6, 6 din po, no? 6 na PDA. So, puro gray oyster F1. Okay? So, ngayon makikita natin medyo kakaiba, no? Kakaiba sa gitna. Okay, nagyelo siya. Okay? Ito naman po. Ayan. So, healthy. Okay? So, puting-puti, no? So, walang ibang kulay. Okay? Ito, suspecha to natin to, no? So, pwede natin itabi ito. So, ganun din. Maganda din itong gapang nito. Itong isa. Okay? Ayan. Diba? Maganda talaga yung imported na PDA, yung ready mix na. Unlike yung gagawa ka ng sarili, magkakaroon pa minsan min ng problema. Ito. So, nalaglag po kasi yung nilagay natin na bini, nalaglag po sa baba, kaya andun siya nagsimula. So, ganun kalakas ang amag ni Gray Oyster. Okay, ito rin. So, mapapansin nyo, yun po yung inilagay natin, ano, na galing dito sa F0. Yung binhe. So, ganun po magparami ng binhi ng kabute. Okay? Sa amag pa lang, makikita mo na kung good or hindi. So, ito po yung update natin po ha, sa gray oyster na ginawa natin. And i-update ko rin po kayo sa ginawa nating iba, no? So, yung ginawa natin noon na direct culture nung mga nakaraan. So, gumawa tayo ng 4. Okay? So, i-update ko lang din po kayo. Pati yung pag-transfer natin ng grains sa PT bag. Okay? Lipat lang natin. So, lipat lang natin ulit. Balik natin doon sa kinalalagyan. Para hindi mabasag. Sayang.
Okay, ito naman po yung i-transfer natin na gray oyster, no? F2. Okay? So, i-compare natin. Same batch, pero yung isa, hindi pa halos na-ramify yung buong grains, no? O yung buong bag. Pero itong isa, kung mapapansin nyo, ayan, ito na. Okay? So, pareho naman sila, good, no? Wala tayong nakitang contaminants. So, mahina lang gumapang tong kabilang bag. Okay? So, F2 ito, F2. Ginawa natin noong 9-13. Okay? 9-13. Ano po? So, update naman po tayo yung i-transfer natin na F0, no? Ng kabuteng saging. Dito sa trigo, no? Gumamit tayo ng trigo. Ang nangyari po ay medyo mahina yung gapang ng amag, no? Dito sa trigo, unlike sa sorghum. Okay? Kung mapapansin nyo sa sorghum. Okay? So, 16, no? Noong September 16. Ito naman ay September 12. Okay? So, ang laki ng pagkakaiba. So, yung gapang ni Mycelia sa sorghum ay visible. Pero dito sa trigo, wala. Halos di makita yung amag. So, may problema po dito. So, pinakamainam pa rin yung kabuteng saging sa sorghum. Okay. Ito naman po yung ginawa natin noong anong tatak nito? Okay. Gumawa tayo ng pure culture o yung F0 sa grains. Ano po? Yung laman ng kabutay nilagay natin dito sa grains. Kung makikita nyo, ito po yung laman ng kabutay. Okay. Yan. Mabagal po ang gapang, no? Pero buhay pa rin naman, no? Buhay na buhay pa rin naman yung kabute, no? Yung tissue ng kabute. So, kung mapapansin nyo, kumakalat na parang amag, no? Okay? Ito naman po yung isa, no? Ayun. Ito po yun, no? Magalaw lang natin, ito. Yan. Yun yung laman. So, ibig sabihin, kumapit na yung amag doon sa grains na possible kakalat na rin yan. Ito rin yung isa. Okay. Ito. So, buhay naman. So, antayin lang natin ho na ma-fully ramified. Okay. Kasi grains po ito mabagal gumapang. Unlike doon sa culture media. Okay. So far, so good yung ginawa nating apat na yung apat na direct culture, so buhay naman. Buhay naman si amag. Hindi natuyo yung tissue ng kabote. So, sign yan ng maganda yung kinalalagyan. Okay? So far, wala man ho tayo nakitang contaminants o ibang tumubo na amag dito sa grains. So, malinis pa naman. So, ginawa natin ito noong 22. So, almost 3 days. Okay, so abangan sa ibang updates. Okay. Yung ginawa naman natin po na culture media, yung PDA, so medyo problema, no? So sayang, ganun talaga. Sabi nga, walang perfecto. So nagkakaroon tayo ng failure. So from our failures, doon tayo matututo. Okay. So, yan lamang po mga kaamag, yung update natin sa mga ginawa nating mga binhi. Ano po? Halo-halong binhi, gumamit tayo ng iba-ibang grains. Okay? Yan. So, kailangan nating i-testing po lahat, no? Yung available na culture media. So, tayo, gumamit tayo ng trigo. Gumamit din tayo ng sorghum. So usually sorghum ang ginagamit ko.
kahit sa direct culture, sa F-Zero, gumagamit ako ng sorghum. Kasi po, kung gagawa tayo ng culture media, yung sarili natin, no, yung timpla natin, nagkakaroon ng yeast infection, tubig, no? Unlike yung sa nabibili, napakaganda yung kapit, no? Maganda yung timpla, buhay na buhay yung amag. Okay? So yun yung pong problema yung paggawa natin ng culture media, no, yung PDA, pag tayo yung nagpo-process. Meron talagang hindi lumulusot. Kahit isang batch, minsan hindi lulusot yan. Ganun po ang pagkakabuti, lalo na sa paggawa ng mga binhi. So, kailangan maingat. Kasi kung hindi, sayang yung pagod at pera. So, hanggang dito na lamang po, nawa ay natunghayan nyo yung mga ginawa nating mga ispo nung mga nakaraan. So, almost naman, malaki naman yung porsyento na lumusot yung ginawa natin. Okay? So, may part naman na isang bus talaga hindi lumusot. Lalo yung ginawa natin doon sa culture media, yung PDA. So, hanggang dito na lang mga kaamag. Maraming salamat po sa panonood ng aking mga videos at nawa ay may mga natutunan kayo sa aking mga sinishare at malaking tulong po sa bansang Pilipinas kung mapalaganap natin yung pagkakabuti. Unang-una nga, para dun sa food security. So meron na tayong ulam, meron pa tayong livelihood na pwedeng pagkakitaan at gawing negosyo ang mushroom farming. So, ang advokasya po natin ngayon ay, yun nga, ipalaganap yung pagtatanim ng kabuteng saging kasi, sabi ko nga, after makagawa tayo ng planting spoon, ibinudbud natin doon sa bed, ay makakaanin tayo. Within 15 days, makakaanin na tayo. Maraming salamat po sa panunood at sana hindi kayo magsawa. Keep safe and God bless everyone.